Ang daming pagod pero super worth it ang pagod pa nakita mo talaga yung output ng nilinis mo. Kaya naman na pa-rearrange ulit ako, nakapag-organize ulit ako dito sa coffee corner. Good morning, guys! And Tuesday na, ngayon pa lang ako nag-vlog ulit. And I'm making breakfast for the kids. Actually, patapos na. Ang dami, di ba? Kasi may mga bisita kami ngayon. Dito yung mga pinsan nila. Si Sasap tsaka si Nene. Kaya additional na breakfast tayo, guys. And tapos na akong 4 na sandwiches. Meron ng 2 na tapos na rin. Tanggalin ko muna. And may isa pa. And ayusin ko muna to, guys. Pasahin muna natin. O, yan na siya. Parang konti pa. Sumabog yung cheese. Sobra. Ang daming cheese. Ingitan ko pa ng konti. Bread to na may olive oil spread. May mozzarella. May ham. And then may egg. Bowman yung brand ng sandwich maker ko. Nabili to sa SNR. And ito na yung mga pinggang kong yellow from the pitan. Tanggalin ko lang tong nakasalang, guys. Ayan na yung mga sandwiches, guys. May isa pa ako nakasalang para kay daddy. Pero dalhin ko na tong mga to sa aking mga estudyante na masisipag na nag-aaral. Good morning, guys! And lapit na magtanghalian. 11 na yata or past 11. Katapos ko lang mag-ref tour. And ngayon naman, magluluto na ako ng lunch. Magluluto kami ni daddy. And ang gagawin ko is yung sayote na may corned beef. Plus, eto, tapos na lutuin ni daddy yung kanyang maganisa. Ayan, yung binili namin sa palengke. Ang sarap nito, ang mura pa. And nagustuhan ng mga bata. Kaya malamang uulit kami ng bili dyan. Ginigisa ko lang to ng konti yung corned beef. Tapos, lalagay ko na yung sayote. See you later. Hello guys, nakalimutan ko nang i-video yung sayote bago namin ihain. Tapos kanina pa to, kaya ayan o, natulog na yung mantika. And ayan na lang yung natira sa sayote namin. Kanina ang dami-dami niyan. Order ulit kami ng strawberries sa sessions. 99 pesos per box siya. Ang liit ng iba. Pero may iba naman na malalaki. Iba-iba rin yung size niya. Ayan o, pakita ko sa inyo ha. Ayan. Yan yung itsura ng ating strawberries. Yum-yum. Pero parang ang iba sobrang magreen pa. Pero okay din. Siguro kasi matagal pa. Mahihinog. May time pa siya. Ang dami nito. 10 box yung kakainin ko. Ayan yung itsura niya, guys. Oh. Yum-yum. Strawberries na naman ulit ako. Ayan na siya lahat, guys. Oh, diba? Nakapila na sila. Itong tatlong to, ang gaganda. So, ang gagawin ko ngayon, pipiliin ko yung mga mas hinog na. Nilagay ko dito sa aking container. Meron niyang container na acrylic. So, pagkasamahin ko doon yung mga hinog-hinog na para yung pwede ko nang kainin. Tapos, yung mga green pa, hihiwalay ko rin sila. So, ayan na yung batang na binili ng strawberry. Inaabangan niya talaga yan. So, ito na yung mga napili namin na mas ripe na. So, kinakategorize namin para alin na yung pwede namin kainin. Excited, excited na to. Pero palalamigin ko muna, mas masarap yun siyang malamig. Ayan na, napilian na namin. Ito na yung kakainin namin ngayon. Ito rin, pwede na tong kainin. Hugasin ko na lang din siya. Tsaka ito, ito yung mas hindi pa talaga hinog, yung marami pa siyang green. Ito yung medyo may green pa. So, itatabi ko sila ngayon sa ref. So, ayan guys. So, gas ng kinutin at na makain na namin. Good evening, guys. Ito na ang aking sitaw. Chop na. Wash and chop. And ito naman yung aking meat. Ayan na siya. Pinapakuluan ko na siya. Sinisimmer ko na para lumambot yung baboy. Adobong baboy and sitaw. Yan lang ang dinner naman namin tonight. So, hintayin lang natin to. Few more minutes and ilalagay. Kailangan talaga lagi kang umaatching sa nag-vlog ako.
Totoo yun. Alam niyo ba si Daddy, kailangan talaga umaatching siya. Ito yung nagbablog ako. Kailangan kong edit out. After a few minutes, kapag okay na to, okay na yung baboy, lalagay ko na yung pepper. And then, sunod naman yung sitaw. Nalagay ko na yung sitaw. Sorry, sa background, may nanonood ng TV na anime. Kunti na lang. And patapos na rin siya. And magdi-dinner na kami. Luto na ang aming dinner, guys. So, ito na yung adobong baboy with sitaw. Actually, adobong sitaw with baboy lang. Mas marami yung sitaw. Para ma-encourage yung mga bata na maggulay. Let's eat, guys! Thank you. Kyle, pick up mo na yun. Ready? Sit down lang. Masakit? The afternoon, guys, lunch na. Itong lunch namin, spaghetti and toasted na bread lang. And ayan ang mga plates namin, iba-iba. Kain tayo, guys. Upo na, mga batutaw. Line up! Pwesto! Pwesto na, pwesto! May bata nagtatago, yung batang vaccinated. Let's eat! Attack! Attack of the Titans! Musta braso mo? Musta braso mo? Masakit? Hindi. Gumagawa rin pala ng milk tea ulit si Milk Tea Boy. Kaso, hindi pa luto yung manono pearl namin. Hintay pa namin ng konting-konti pa. Sa mga order. PM yun daw siya. PM yun daw. Wala na mapakita to. Bumili kami ng folding bike para matutong mag-bike si Daddy talaga. Kasi hindi marunong mag-bike si Daddy. At saka si Kyle na din. And ayun, marunong sila mag-bike. Si Kyle one day lang, natuto na siya. Ganon din si Daddy. Go then! Natuto na. 4,000 lang yung bili namin dito. And ano lang to, yung bakal lang na bike. Tapos folding siya. Pero yung, ayan yung chair niya oh. Pinalitan na namin to, in order namin sa Shopee. 299 yung presyo nung itong upuan na to. Kasi yung upuan na kasama niya, medyo masakit sa puwet. Ako nagpanapasa yung puwet namin ni Daddy talaga doon. Lagay ko yung link sa description box. And, bumili din kami nito. Light and horn para dito sa bike. Iba sa 169 yan. Itong grip din ito. Sa yung kasama niya, sakit din sa kamay. Nakakapaltos. Kaya bumili din kami ng ganyan. Alam ko na sa 45 ba o 35 pesos lang yan. So, yan. Yan yung madagdag namin sa bike. And, ayun. Sulit naman siya kasi yung pagustuhan ko matuto si Daddy mag-bike. At si Bunso, ayun, marunong na sila. Yung girls na lang ang hinihintay ko pang mag-try mag-bike. So, pag gusto niyo yan, sa Mandaluyong ko ito nabili. Sa bandang Kalentong. Kung familiar kayo sa Mandaluyong, malapit sa marketplace. So, ito na yung tapioca pearl. Tapos, lagay na tayo ng ice. Ay, mga bata, inuubos na yata yung pagkain. Oh, thank you, anak! Si Daddy, rin ginawan mo? Thank you so much! I love you! Thank you, nak. Very good job, boy. Sarap.
Slow mo ko pa. Hindi na. Ayan. Parang konti na nilagay mo. Kain na. Nakain na tayo. Magugutom na ako. Konti ng iba, di ba? Sabi sa iyo eh. Nagyan ko sa natin yung bukas yung bambaw. Mag, no? Parang maganda. Lumulubog eh. May nakukuha nung yelo. Matura. Dapat talaga si babaw ng cream puff eh. No? Hindi pa tayo nagbumibili. Yan na! Good morning guys! Monday na ngayon and pakikita ko sa inyo yung mga gagawin ko ngayong Monday. Pag weekend talaga, nanggaling kami sa Mandaluyong, ito yung dinadatnan ko. Normally pag sa study room, ayan ang iniiwan ng mga batang kaalat and yan ang nalipitin ko agad. Kasi syempre may pasok sila ngayong umaga. Sobrang tired na kami gagabi. Para maglikpit pa dito. Hindi naman ganun kadumi. Ayan lang yung mga kalat nila. Mga kailangan lang mag-declutter. And mag-vacuum din siguro ako. And ayan na si Bunso. Naghihintay na siya. Nagda-login na siya sa class niya. So ayan yung mga gagawin ko dito sa kids bedroom. Say hi! Hi! So sa girls, ayan naman lang yung kalat-kalat nila. And ito lang talaga. Sobra, tsaka yung higaan lang naman ang kailangan bigyan ng sobrang pansin. So, dapat magawa ko to bago ko gawan sila ng breakfast. Si Bunso yung una magkikising kasi siya mas maaga yung Chinese class. Then, after ng Chinese class naman niya, yung girls naman yung gigisingin ko. And then, dapat nakagawa na ako ng breakfast afternoon. Kaya, ito yung uunahin kong ayusin. And then, kailangan ko rin tanggalin tong mga sinampay ko nung weekend. Friday pala to. Friday ko to nilabhan. And hindi ko na siya nagawa nung Saturday. Saturday umalis na kami ng bahay. Kaya hindi ko na nakuha yung mga sinampay ko. So isa yan sa mga dapat kong gawin. And then itong frame na to, kailangan ko ikabit to sa gallery wall namin. Plus, ito yung additional na ilalagay ko doon sa may top niya. Dito nakalagay yun. Yung picture na natanggal. Hindi ko alam bakit itong login part na to. Laging kumakalas yan. Hindi nalalaglag yung frame at nababasag. Isa lang yung kumakalas. Saka nilalagyan ko rin siya ng blue tack sa ilalim. Para sure lang na pag bumagsak nga, may support pa. Tapos yung pinakita ko sa inyong hoop dun sa ibabaw ko ilalagay yan. Ayan yung itsura ng bahay guys. Malinis naman yung sala. Ito lang yung mga few things na kailangan kong i-pick up. Yung mga nilapag-lapag lang nila kaghapi pag uwi namin. Plus, ito yung additional laundry namin from Mandaluyong. Ito naman dito sa laundry area. Ayan. Maayos-ayos naman dito kasi konti na lang ang labahin. Yung damit na lang yan ng kids no Friday and Saturday. Kasi Friday morning ako naglaba. Plus, ito nga yung damit namin nung weekend naman. So, ito yung itsura ng table tennis. Yung mga few things lang naman na kailangan pick upin. So, yun lang naman yung declutter ko dito. Yung sala. Konting straighten up lang siguro yan. Maayos na maayos pa rin naman siya. Pero ang gusto ko rin makapag-vacuum and makapag-mop. Tapos, ito palang electric. Panilinisan ko rin yan nung Saturday morning. And ito naman dito sa dining area. Mukhang maayos naman siya sobra, no? Pero gusto kong maglinis ng sahig. Plus, ito talaga yung problema. Ayan, nag-spill. Nakapag-spill ng drinks yung Oreo yata yun sa table.
Kaya kailangan namin paangat to kay Daddy, yung glass top. And kailangan kong linisan yan. And ito naman ang itsura ng ating kitchen. So itong nasa countertop, mga nilapag-lapag lang nila ulit yan kagabi pag-uwi. And then, yung electric pan ko din na pinatuyo ko. Aalis naman kami, kaya iniwan ko na siya para mag-dry completely. Ito naman mga sahig. Ayan. Madumi din siya. Hindi nyo naman siya itong makita. Pero ayan o. Oh, ang dumi na niya sobra. And ayan yung gusto kong gawin din. Ayan. May mga spills din sa sahig. And ang dumi talaga. Lalo na itong area to yan. Yung mga trapped na areas. Tsaka itong kitchen, ito yung palaging dumudumi yung sahig sobra. Kasi dito syempre mga luto-luto. Panaguhugas ang pinggan. Ang bilis dumumi. Ayan, kung makikita nyo, o. Oh. Ang dumi. Sa dining area to eh. Ganyan kadumi yung sahig. So, gusto kong mag-vacuum and mop dito. Hopefully, magawa ko lahat yan today. So, ito yung mga malinis na dishes na kailangan nang ilagay sa presto nila. Ito, kailangan kong hugasan. Then, ito namang dishwasher. I-unload ko din to. Ayan. Malinis na yan. Noong Saturday ko to sinalang. Bago kami umalis. So, i-unload ko rin to today. Pasensya na guys sa boses ko, ha? Kasi kagigising ko lang. So, ayan yung itsura dito sa kitchen. Ayan yung mga kailangan ko lang namang ligpit-ligpitin dito. Ayan yung goal ko na matapos today. And I don't talk ano pang mga nadagdag na trabaho for this Monday morning. Do you wanna know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh, yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh, yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. And I'm smiling, holding on to your tight. I guess our hearts cannot lie. And it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. So much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. So, ayan na guys, tapos na akong maglikpit-likpit dito. Sakto kasi start na ng class ni Bunso. Kung kanina iniisip niya nagugulo ko siya, hindi pa start ng class yan nun. Parang flag ceremony pa lang niya. And okay lang naman daw. Hindi daw siya naiistorbo. And eto na yung mga konting niligpit ko dito. So, tinti-clutter lang naman and nag-vacuum. And itong mesan itong punong-punong kanina ng kalat, ayan, naligpit ko na. Ang pinakamirap na ligpitin talaga dito rin, yung sahig. Kasi ang dumi, ang daming hairs ng girls talaga. And ito na rito sa kanilang daybed. Kinlose ko siya ulit ngayon, pero mas maluwag tingnan. And buksan na lang nila pag gusto nila. Para din hindi sila nasisikipan sa area dito. So, ayan na guys, tapos tayo sa
kids study room and play room. Ngayon naman, doon naman tayo sa kusina. Maya-maya din, yung kambal naman ang gigisingin po pagtapos ng Chinese class ni Bunso. So, ayan, sakto, nakalinis dito bago sila mag-class pa. Pause muna ako sa pagdiligpit. Gagawa muna ako ng breakfast ng kids. Gagawin kong breakfast ngayon is hash brown. And iinitin ko lang itong nuggets na tira kagabi. And gagawin ako ng scrambled egg. Pinapainit ko na yung air fryer ko. And then pwede ko lang isalang itong aking hash brown. Usually mga 10 minutes or mga 15 minutes to. Kasi gusto talaga ng mga bata yung crunchy na hash brown. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. Ayan, ready na ang breakfast, guys. So, scrambled egg, hash brown, and yung kay Bunso, yung tirang nuggets sa McDo, plus yung barbecue sauce. So, girls, hash brown and scrambled egg lang. Let's eat, guys. 갑자기 내게 나타나죠, 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. I'm going, going, going crazy. Dito kami ngayon sa site ni Daddy. Sinamahan ko siyang mag-site. Ayan o. Ito yung pool. Tapos, yan yung bahay. Ayan si Daddy. Ayan, ikot-ikot na muna siya dyan. Hindi ako papasok. Kasi maalikabok din. Pero ayan, ngayon lang ako bumaba. Lagi niya ako sinasama pag pumupunta dito para mag-check.
Pero naiiwan lang ako sa kotse. So ngayon, sabi niya, medyo may makikita na daw, kaya tinignan ko na. Yan yung paligid dito, guys. So, ayun, nakita niyo yung kotse sa dulo. Doon kami nakapark. Yung itsura dito. Sobrang anliit nung daan. Kasi yan, may papool yung kanilang bahay.
Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa. People still make mistakes. It isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. Slipping, never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break through. And finally, tapos na ako maglinis ng bahay. Ang sarap ng maglakad na nakapaa dito sa bahay ngayon. Ang daming pagod pero super worth it ang pagod. Panakita mo talaga yung output ng nilinis mo. Kita nyo naman ang sahig. Sobrang kintab niya na and super happy ako sa bagong steam map ko. Ginawa niyang 10 times easier ang pagmamap ko. And super happy talaga ako sa naging result ng aming floor. Super clean and sanitized siya. If you also want to try this steam mop, nasa link pong description box. And you can use the code na nasa screen para you'll get 300 off in your purchase. Sobrang nakatuwa siya kasi napakawalang effort nung pagmamop. And less pagod talaga. And ito na yung dining table. Nakakatuwa. Wala na yung eyesore na spill ng drinks. Malinis na malinis na. Ang hirap nga lang tagalinis nito kasi kailangan talagang buhatin yung glass talaga niya para malinis yung ilalim. And ito naman na ang kitchen area. Nakakatuwa kasi napakalinis na talaga ng sahig. Ayan, kung makikita nyo, nung inikot ko kayo nung una, na ang dami talagang marka ng kung ano-ano na sa sahig. Alam nyo naman, itong pinaka-traffic na area sa aming bahay. I'm sure sa mga home sweet home nyo, ito rin ang pinaka-traffic na area, ang kitchen. And papakita ko rin sa inyo yung aking coffee corner dahil may bago na naman akong addition dito sa coffee corner ko. Kung lagi na kayo sa channel ko, alam na alam niyo kung ano yung nadagdag.
So, ito yun, yung coffee and tea set from House to Home Project. Sobrang cute lang talaga niya. Sakto to sa mga espresso shot and pang tea. And ito, meron siyang kasamang jar na pwede niyong fill upan ng tea ninyo. And meron na ring wood na coaster. Sobrang bagay siya sa team ng kusina ko. Ayan yung itsura ng cup niya, guys. Ang cute, diba? Kaya naman na pa-rearrange ulit ako, nakapag-organize ulit ako dito sa coffee corner. Dahil dyan sa bago kong coffee and tea set. And ito na dito sa aming coffee corner. And ito namang mga coffee capsules. Pinagpatong ko na lang ulit sila. Ayan sila ngayon. Kung matatandaan ninyo, pinaghiwalay ko yan. Tsaka ko pinatungtong aming coffee machine. And yung mga mugs namin. Pero ngayon, pinagpatong ko na ulit sila. Para mas maluwag tingnan dito sa aming coffee area. Lagi akong tatanong sa dispenser na to. This one is from True Value. And ito namang dalawang to. Itong board at saka yung aking. Nalagyan ng mga tea bags. Ayan. This one naman is from Wilcon Depot. And yung machine ko is Hyper Machine. And itong mga coffee capsules organizer, parehong from Shopee yan. And this one naman, itong bin na to, I got this from Landmark. And yung mga syrups ko, I got it online. Nalagay ko na lang yung link ng mga to sa description box. And dito naman sa sink area, nakakatuwa na. Kasi wala nang eyesore ng mga hugasin at yung mga dishes na mga tuyo na kailangan nang ibalik sa kanya-kanyang mga pwesto. And ito talaga yung pinakagusto ko, yung malinis na sahig sa kusina at sa buong bahay. Kaya naman gustong-gusto ko talaga na nakapag-vacuum and mop ng bahay palagi. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. God bless. Bye!